Good morning, everyone. Kumusta kayong lahat? Ito naman ako sa harap ng camera. Nagsasalita. Wala lang. Gusto ko lang mag-share. Naisip ko lang... dati, kung ano yung mahirap solusyonan na problema. Akala ko mahirap yung solusyonan, pero actually hindi. Mabilis lang pala siyang solusyonan. Yung wala kang pera, mabilis lang siyang solusyonan. Bakit ko nasabing mabilis lang siyang solusyonan? Kasi kapag masipag ka, magkakawan mo siya ng paraan at magkakaroon ka ng pera. Pero like dito, yung buhay dito, ang hirap kasi. Kagaya niyan, sobrang lamig sa labas. Pag hindi ka sanay sa lamig, kagaya ko, alam mo yung tatamarin kang gumalaw. Alam mo yun, yung mga kamay mo, sobrang lamig. Yung mga paa mo, sobrang lamig. Gusto mo na lang magtago sa kumot. Ganun. Tapos may mga heating blanket pa. Mayroon pa yung sobrang kapal talaga. So aside sa marami kang isusuot, tawag dito. So kahit marami kang isusuot, talagang malamig pa rin. Minsan malalamigan ka, pero minsan okay lang na magsuot ka ng makapal para hindi ka nalalamigan. Pero alam mo yung kapag yung katawan mo naiinis na dahil sobrang kapal at bigat, syempre tatanggalin mo. Like ngayon, tinanggal ko. Alam mo yung ang lamig na ng kamay ko, ang lamig na ng paa ko. Kaya gusto ko na lang magtago sa kumot. Sa, alam mo yun, sa maghapon. Yung juve, parang hindi eh. Hindi okay sa akin eh. Hindi ako sanay. Gusto ko sana yung manipis lang na kumot, pero hindi kaya. Kaya, kung gusto nyo talagang pumunta dito, kailangan handa talaga kayo sa klima. Sobrang lamig talaga siya. Hindi ko alam. Pero wala pang... Hindi pa talaga 'to yung taglamig kasi wala pang snow. Wala pa kami sa negative temperature. Nasa positive pa. So far malamig na siya. Tapos alam mo yung tatamarin ka talaga maligo. Alam mo yung kung sa Pilipinas gusto ko maligo umaga tsaka gabi. Dito isa dalawang araw parang ayoko na ko pa lang maligo kaya so iniisip mo yung alam mo yung mabaho ka na kailangan mo ng maligo. Hindi ko alam sila kung naliligo sila araw-araw. Ayoko rin magtanong. Pero, yun nga, ang hirap eh. Hindi ko alam. So, kaya ko tinitake yung video na to para alam mo yun, makapagbigay ng clue. Kung gusto nyong, kung may plano kayong mag-abroad or may plano kayong mag-apply dito. So, gusto ko lang magbigay ng clue na dapat ready talaga kayo sa taglamig dito kasi sobrang lamig talaga. Or, kung ayaw nyo naman ng sobrang lamig kagaya ng kung nasaan ako ngayon, maghanap kayo ng area dito, ng city dito na hindi ganun kalamig kasi meron namang kakayanin. Pero kung saan man ako naroroon ngayon, sobrang lamig talaga. So, yun. Bali, paano ba? Basta napakalamig niya, tapos kagaya niya ako ngayon, gusto ko lang nasa kama ako kasi sobrang lamig. Pero, kailangan mong labanan yung lamig. Especially pag bago ka dito. Kasi, kapag hindi mo lalabanan, alam mo yung kapag hindi mo siya lalabanan, manghihina yung tuhod mo. Yung hindi ka lalabas, ganun. So, kailangan mo pa rin maglakad-lakad sa labas. Kailangan mo pa rin mag-exercise. Yun ang tatandaan niya lagi na kailangan talaga mag-exercise para tumibay ang mga tuhod. At yun na, hindi manghihina. So, yun yung ginagawa ko dito. Pinipilit ko araw-araw na maglakad. O kaya, minsan kapag hindi ako makapaglakad, alam mo yung akyat-baba sa hagdanan, tapos tumatakbo sa floor, ganun. Konting stretching, konting paglalakad, para lang talagang ano, parang minamay ako na parang nasusunog. Ayun. So, parang ganun. Yung ganun. Kailangan mo talaga. So, nakaready na nga yung mga exercise machine dito. Pero, yun nga parang dahil sa sobrang lamig, parang ayaw mo pa rin kumalaw. So, ganyan yun ito. Yung kamay ko. Malamig na naman kasi. Ay, ang lamig talaga. Hindi ko alam. So, habang nandito ako, habang nakahiga, nagpapahinga, gusto ko lang mag-take ng video tapos mag-share sa inyo na na-realize ko na, alam mo yun, akala ko yung pera, mahirap siyang solusyonan. Hindi pala. Kapag sa ibang bansa ka na, lalo kapag nandito ka, yung mahirap solusyonan yung klima na, hindi na yung pera. So, yun, hindi mo na talaga masolusyonan. So, ang gagawin mo is talagang maging ready ka. So, kailangan mo maging ready. Sa una, very exciting. Pero, wala pa nga ako 1-2 buwan dito na malamig. Ayoko na, nagsasawa na ako. Ganun. At least, pag sa Pilipinas ka, pag mainit, pwede kang maligo. Mainitan ka ulit, pwede kang maligo or pwede kang mag-mall. Tapos, maraming binibentang mga palamig. Dito kasi, wala masyado. Kung meron man sa city. Pero, kung ano yung mga meron dyan sa Pilipinas, kagaya ng mga palamig na walang problema pag sa Tim Hortons meron, tsaka Starbucks. Pero, kagaya ko, mahilig ako pag mainit, mahilig ako sa mga pearl milk tea. Excuse me, yung mga ganun. So marami tayong option dyan sa Pilipinas. Meron tayong chat time, meron tayong
Macau, meron tayong Baba, meron tayong Imperial Milk Tea, meron tayong Gongcha. Pero dito, halos wala masyado. Hindi ko lang alam sa ibang city talaga na madami. Pero like, yung mga totoong yogurt dito, like yung sa Yao Yao, wala rin dito. So, maraming mga bagay na namimiss ko sa Pilipinas na wala dito. Sobrang dami. So, hindi ko talaga kaya dito kasi ma-homesick ako. So, I guess yung abroad para talaga sa mga malalakas ang loob. At may pangarap at ready na. Alam mo yun, ready sa lahat ng klima. Ako talaga hindi. So, yun lang. Kung tawag dito, kung yun lang. Pero yun lang. Yun lang. Sa mga mag-a-apply dito, good luck sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan na minsan maganda rin mag-apply online. Tapos sabihin niyo nga na hindi kayo marunong mag-drive para ilalagay kayo sa mga branches nila na hindi niyo na kailangan mag-post, mag-shuttle, kundi bibigyan nila kayo ng tirahan na nasa likod lang yung nasa harapan yung shop, nasa likod lang yung tirahan, ganun. So, ganun yung mga nakikita ako dito. So, yun. Pero kung may mga pamilya na dito, I don't know kung ang may mga pamilya na dito, I don't know kung what you call this? I don't know. So, ganun. So, hanggang dito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo. At kung may mga gusto pa kayong alamin, malaman, message lang po kayo or comment below. Ayun. So, thank you for watching. Bye!